Magandang araw mga kanukis, welcome po ulit sa ating panibagong vlog. So sa araw po ngayon mga kanukis, Friday ngayon ano, so meron po akong panlaban bukas or Sunday. Ilalaban ko po mga kanukis yung aking tatlong kaki puti, yung kaki puti cross sa balasbas, kaki puti cross sa aking panat, at saka kaki puti cross sa aking tinji kay Thor. So dahil pag may oras kasi tayo mga kanukis, nakakapag-condition tayo ng ating mga manok. Kasi mula nung magsimula ako mga kanukis, pag meron akong panglaban, ako na talaga, hands on talaga ako. Ako talaga yung nagko-condition ng aking mga manok. Kumbaga, yun yung kasi yung experience natin eh. Kumbaga, kahit di naman tayo veterano, kasi hindi naman tayo ganun katagal sa ganito, sa larangan na to. Kasi nasa magti-10 years pa tayo sa ganito. 10 years? 2003. Magti-10 years na ata. So pag may panlaban kasi ako mga kanukis, ako talaga yung ano, ako talaga yung mga tawag dito, nagkukondisyon na ating mga manok. Hindi ako yung pinaka-traditional. Kumbaga, sa mga Texas kasi, hindi maiwasan, nag-i-inject talaga yung mga sa mga Western fowls. Pero ako kasi, mula nung sumali ako sa ganito, nag-i-inject ako pag ano, pag nagpa-priming ako ng mga anahin, or pag gusto ko magpataba ng aking mga alaga, nag-i-inject ako. Pero sa panlaban mga kanukis, never pa ako nag-ano, hindi ako nag-i-inject. So share ko lang sa inyo kung yung pinaka-basic ko talaga na ano, pinaka-basic ko na ginagawa. So ang aking ginagawa mga kanukis is that hindi ko sinusunod yung 21 days na conditioning po natin. Ang ginagawa ko mga kanukis is napakasimple lang naman. Spark ko muna yung aking mga manok. Halimbawa, spark ko yung aking mga manok na hindi ko siya ginagamitan ng vitamins para makita ko yung natural na characteristic or traits ng aking manok. Kung may lakas ba siya, may endurance ba siya, nakaka-discarte ba siya o ano. That's the time na pag halimbawa nakitaan ko ng potential yung aking alaga, that's the time na i-condition ko siya at gagamitan ko ng mga vitamins. Kasi sayang kasi halimbawa ginamitan mo ng mga vitamins yung mga manok mo pero wala pa lang potential. So ang gagawin niyo mga kanukis, spar niyo muna yung mga manok niyo using ano lang, pinaka basic lang. Kumbaga, sparin niyo yung mga manok mo na hindi niyo gagamitan ng kung ano-ano. Pwede siguro kung may maintenance kayo, halimbawa kung may ginagamitan niyo ng multivitamins, pwede siguro, huwag lang yung gagamitan niyo ng pang-conditioning talaga. So halimbawa, yung mga manok niyo nakita niyo yung potential. So gagawin niyo, i-precon niyo na. So ang gagawin natin, ang aking ginagawa rather, ipaprecon ko na yung aking mga manok. So ang gagawin ko doon, kung ano yung gagamitin ko sa precon na vitamins, yun din ang gagamitin ko na vitamins sa ano, sa conditioning. Ang purpose ko doon mga kanukis is para masanay yung katawan ng ating mga alaga doon sa gagamitin mo ng mga vitamins sa kanya. Kasi unang-una mga kanukis, pag ginamit mo yung mga vitamins sa manok mo, pagkatapos isinabak mo na agad-agad, minsan kasi naninibago ang ating mga manok. So ang dapat, ma-adapt ng system ng ating alaga yung vitamins na ipapatik natin sa kanila. So meron, napakasimple lang naman yung aking ano, napakasimple lang naman yung aking vitamins na ginagamit. Unang-una, Viminolac, Amino Pusa, multivitamins with amino acid. Ang habol ko doon is para yung katawan ng aking mga manok kahit na hindi siya masyadong hinihimas matigas, kumbaga sulid na sulid. Kumbaga kakapain mo italagang may muscle pero hindi din yung talagang matigas na matigas, kasi una pag matigas na matigas po yung muscle katawan ng ating mga manok, nawawala po yung flexibility ng kanilang katawan. So kung mapapansin nyo, pag sobrang tigas ng katawan ng ating mga manok, ang nangyayari is that medyo bumabagal pag binibitawan natin sila sa ring. So pangalawa, ang hindi pwede mawala sa akin is yung Voltplex. Ang purpose ko naman po sa Voltplex is para maging agresibo yung aking mga manok. Kung mapapansin nyo, yung mga videos na napapanood nyo, kahit na pagod na yung aking mga alaga, talagang agresibo pa rin at saka gusto nila na ano, pumalo ng pumalo. So pangatlo, yung Calvex. Yung Calvex, maliban talaga sa calcium siya, talagang nakakadagdag power siya. Pangalawa, hindi nag-off ang ating mga manok. Napansin, for how many years na ginagamit ko ang Calvex, yan lang yung panlaban ko para hindi mag-off ang aking mga manok.
Pang-apat na hindi pwedeng mawala sa akin mga kanukis is yung Rispigen drops. Ang purpose po ng Rispigen drops mga kanukis is that nakakadagdag stamina po. Kumbaga yung endurance ng ating mga manok. Kung kasi use ang nakasanayan po kasi naming mga Maranao eh mahilig kami sa pulot. Yung may break kami eh. Bawat isa may break na isa. So para madagdagan yung endurance ng mga manok niyo, gamitan niyo po na ano, gamitan niyo po siya na ano ng Rispigen drops. And then yun. So ang ginagawa ko po mga kanukis is that 5 days before the fight, sinisigurado ko na hindi na siya mapapaliguan. Kumbaga dapat naka-keep na yung manok mo sa every within 5 days at gagawin mo lang doon either morning or hapon, tatanggalin mo yung manok mo sa ano mo, tatanggalin mo yung manok mo sa kulungan, tapos palalakarin mo siya kahit na limang minuto lang o ilagay mo siya sa screen. Tapos palakarin mo siya ng mga 5 hanggang 10 minuto. Pagkatapos nun, bago mo siya balik sa kulungan, dapat tanggalin mo yung laway sa kanyang ano, sa lalamunan. Kasi kung mapapansin nyo, pag binabaan yung mga manok nyo, napaka-agresibo niya. So dapat matanggal yung laway sa kanyang lalamunan para ma-avoid natin na hindi siya magkasipon. So yun. Pero prior to 5 days na nakakip yung ating mga manok, ang aking ginagawa mga kanukis is that unang-una po, ano ba gagawin natin? Eh, siyempre, pupurgahin nyo at papaliguan mo yung manok mo. Pagkatapos mo papaliguan, yun, pupurgahin mo siya. And then, pag mapurga mo siya, sa gabi, pag mapurga mo siya, ang ginagamit ko kasi mga kanukis, pag mga ganito, is ang ginagamit ko na pamurga is City Williams. Kasi talaga ang City Williams, walang patawa dyan sa kahit anong klaseng bulate. Kumbaga, gumamit ako ng Pacquiao, Hammer, pero ang City Williams talagang mabisa po na pamorga. So after na mapurga po, kinabukasan, ang ginagawa ko is papainumin ko siya either B-Pollen or kahit anong multivitamins. Kasi siyempre sa buong gabi na nilalabas niya yung ano niya, yung mga uod sa katawan niya, talagang nakaka-stress din naman at nakakawala ng lakas. So either binibigyan ko siya ng B-Pollen or binibigyan ko siya ng pure honey. And then doon ako magsisimula ng conditioning ko. So halimbawa ang aking laban mga kanukis is Sabado or Linggo, magsisimula ko sa Lunes ano. So lumalabas kung halimbawa nagpaligo ka ng manok ng Thursday, so Friday ano, kung nagpaligo ka ng manok mo na Sabado, so Sunday papainumin mo yun ng ano ng B-Pollen or pure honey para ma-relax siya. So sa Lunes ka na magsisimula. So sa Lunes gagamitin mo is Viminolac. Lunes Viminolac. Martes ang gagamitin mo ng kanukis is Volplex. Pagkatapos Wednesday rest day niya 'yan. So Thursday ibabalik mo yung Viminolac, tapos Friday ibabalik mo yung Volplex. Lumalabas may interval siya na 3 araw. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, then Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So may interval po siya na 3 araw bawat gamot. So halimbawa ilalaban mo siya sa Lunes, ang gagawin mo doon is that papainumin mo siya ng Calvix sa umaga. Early in the morning papainumin mo ng Calvix. Tapos kunting patuka lang. Kunting-kunti lang para may laman yung kanyang butsi. Huwag yung malaki kasi kung mapapansin nyo, yung sa pointing kasi, ang pointing nakukuha mo yun pag gutom ang manok mo eh. Pag walang kalaman-laman yung butsi. Kasi pag busog yan ako, maniwala ka sa akin, wala yan. So yun lang ang ginagamit ko. So yun yung ano, yun ang gagamitin ko for 2 weeks, no? For 2 weeks, yung Monday Viminolac, Tuesday Volplex, Wednesday rest day, Thursday Viminolac, and then Friday babalik ko yung Volplex, and then Saturday ibabalik ko, ipapakalbix ko siya. So halimbawa hindi ka nakalaban ng Sabado, pwede mo pa rin siya ilaban ng Sunday. Wala namang problema doon kasi yung effect ng Calvix from Sabado aabot pa rin ng Sunday. Wala namang problema doon. So yun ang ginagawa ko mga kanukis. So with regard po sa Rispigen naman, ang Rispigen talaga na na-observe ko yan, mula nung gamitin ko yung Rispigen, nakakadagdag po yan ng stamina, endurance ng mga manok. Kung ang manok mo is ang kaya lang niya is 30 minutes, kayang-kaya niya extend yan ng ilang minuto, mga 45 minutes hanggang 1 hour pa siguro. So yung Rispigen mga kanukis, ang ginagawa ko doon is that every other day nagda-drops ako ng 5 to 7 drops, mahal kasi. So every other day maglalagay ka ng 5 to 7 drops, early in the morning mo gagawin, either alas 6 ng umaga or alas 7 ng gabi. Pagkatapos every other day yun. Pagkatapos 3 days before the fight, straight ko na siya na ginagamit. 3 days before the fight, ginagamit ko na yan, pinapatik ko na siya 5 to 7 drops din. Straight yan ha, 3 days.
papatik muna siya ng Respigen, 3 days yan na straight bago mo ilaban. So far yun lang ang ginagamit ko. At saka mga kanukis, wala naman talagang ano, hindi naman talaga ako naniniwala sa isang sabungero na hindi natalo. Natatalo ka din naman kasi kumbaga ang manok mo, yun, sabi nga nila, never underestimate the power of your kalaban daw. To swag mo din i-overestimate yung galing ng manok mo, kasi kumbaga lahat ng manok ang tumalo sa kanya, yung weakness niya eh. So ganun lang naman ang ginagamit ko. Pero sa dami ng panalo, mas lamang ako sa panalo kumpara sa talo. Mula nung nagsimula ako, ang daming nakakilala sa akin. Mula nung magsimula ako sa mga kuda-kuda, mga Marino line, hanggang sa ito nga, sa Pakoy, and then ito sa Kakiputi. So mas mataas po yung percentage na panalo kumpara sa talo. So yun lang yung ginagamit ko na apat na klaseng gamot: Biminolac, Voltlex, Calvex, at saka Respigen. So mga kanukis, ito yung ano, panglaban natin ngayong Sabado o Linggo. Sana pala rin silang lahat. Kung sakaling pailaban man sila tatlo, sana pala rin silang lahat. Puro to pamilya ni Kaki Puti, magkakaiba lang ng nanay. So ito po yung aking Kaki Puti Balasbas, small size siya. Pero once na may makita kong katapat niya na small size, larga na. Kahit pang fish lang naman. So ganoon din, white fish siya, Kaki Puti. So ang nanay po niya, Balasbas. Pagkatapos itong isa naman, ito yung pinakaunang anak ni Kaki Puti. Kaki Puti Panat. So hindi siya malakas, pero yung kanyang paa sa ating puwapa, mabilis kasi pumalo. Tapos yung kanyang paa, kitang-kita mo, pasok na pasok sa banga. Kumbaga nakikita mo tumatama sa ulo or mata ng liig, ulo at liig ng manok. So ito pa ang pinakaunang anak ni Kaki Puti. Kaki Puti Balasba, Kaki Puti rather Panat. Ito naman is Kaki Puti Thor. So white dragon ga Tinje. So yung nanay niya is si Thor, so natatay niya is si Kaki Puti. So ito po yung nanalo mga kanukis, ano, yung 1 month ago nanalo siya na may buni. So medyo okay na yung kaskaro niya, yung buni niya. So sa susunod na video po natin, i-share po natin kung paano po siya gumaling, kung paano natanggal yung kanyang buni. Na gumamit tayo na napaka mura lang naman, kasi mura dahil bibilhin mo sa parang nasa 100 plus lang siya, pero kahit 100 manok pwede mo siyang gamitin. So yun, update ko kayo sa kanyang buni. Pero so far maganda naman yung kanyang, parang natanggal na yung kanyang buni, oh. Oh yan. So far mga kanukis, yun lang yung acting conditioning. So kayo na bahala kung paano i-adjust. Halimbawa ang laban nyo is Lunes, kayo na bahala kung kailan nyo magsisimula. So yung sinasabi ko naman dito Friday, ang laban mo dun is either Sabado or Sunday. So subukan nyo lang naman mga kanukis, wala namang masama kung subukan nyo. Subukan nyo para makita nyo kung ano talagang effect niya sa mga warriors nyo. Huwag nyong subukan para, at saka ang purpose nyo is dire-diretso, ilalaban nyo na. Kasi siyempre bali natin hindi angkop dun sa manok nyo, sa sistema ng manok nyo. So subukan nyo muna after ng conditioning, spar nyo, para makita nyo kung anong improvement. So kung nag-improve po yung mga manok nyo, ibig sabihin nun na-adapt po ng kanyang sistema. So yun, pwede nyo gamitin para sa final na po na laban. So yun po mga kanukis, hanggang dito na lang po. At saka sa susunod po na ating ano, sa ating vlog. So maraming salamat po, at saka magandang araw.